Hello guys! Magandang araw! Ngayon ay nasa panibagong video na naman tayo at nandito kami ngayon sa Baybay or nasa beach po. At kasalukuyang nasa Tangalan po ito, nasa Barangay Dumatad lang po ito kung taga saan kami. At sa mga taga-Aklan dyan na gustong bisitahan ay nandito po kami ngayon sa Uswag. Sa mga gustong mag-relax at mag-beach viewing ay pwede nyo pong bisitahan po yung Uswag. Magkikita nyo po yan dito sa Barangay Dumatad, Tangalan. At dito nga guys ay pinakawalan ko lang ang anak ko dito sa Baybay dahil ito talaga yung happiness niya yung makapunta dito sa Baybay. At gusto niya sanang pumunta doon sa tubig kaso tinawag ko siya na bumalik at dito lang kami magstay kasi hindi ako pupunta doon kasi sobrang init na. At baka mamaya ay sumakit lang yung mata ko or mahilo lang ako ganun. Pero ayan, mainit niya talaga guys. Pero ayan, dito nga kami pumunta dito sa kung saan nasisilungan ganun para hindi mainit. Ngayon pala guys, kaya kami nakapunta dito kasi galing kami ng Poblacion Tangalan at naghatid kami ng aking kapatid na nag-aaral sa Ibahay. Malayo kasi kami sa highway kaya kailangan namin siyang ihatid sa Poblacion para makasakay siya ng sasakyan papunta sa school nila sa Ibahay. At yun lang, sinishare ko lang guys. Dati naman talaga guys ay halos ginagawa namin ito at palagi namin itong ginagawa nung baby pa yung anak namin. Palagi kami nagbibisita dito sa Baybay. Pero ngayon, naging madalang na siya at minsan-minsan lang talaga. At siguro nga, medyo matagal nga yung last namin na punta dito bago ito ngayon. Kasi nga, yung asawa ko, nagduduty siya gabi-gabi. Nakapag-duty siya halos isang buwan. Isang buwan siya or sobrang isang buwan sigurong nakapag-duty ng everyday. At dati kasi may kasama siya. Tapos may duty siya ngayon, bukas wala. May duty siya ngayon, bukas wala. Parang ganun yung ano niya, yung process. Pero nung mga nakaraan ay araw-araw siyang may duty. Kaya pag nasa bahay siya ay nakatulog lang siya at nag-stay at home na talaga kami. At yung dati naming routine na palagi kaming umaalis, palagi kami nagbabiyahe ay biglang tumigil yun at ayun, nagbago yung routine namin. Pero kahit paano nakapagbiyahe naman kami guys kasi nga naghahatid kami ng aking kapatid papuntang Ibahay. At syempre nagsusundo din kami sa hapon, ganun. Kaya ngayon ay ginagrab ko talaga na nakakapunta kami dito kasi nga masaya ako na masaya yung anak ko. At ayan, dito pala ay dito ko rin ginawa yung meditation na ganito guys. Nagrelax-relax na ako at malayo-layo naman yung anak ko sa akin kaya ayan, nag-beach viewing at nag-isip lang ng mga magaganda at ayun, ito pala yung anak ko guys. At nagpapaalam pa yan sa akin na maglaro ng ng buhangin. Ganyan kasi yan, kung ano yung gusto niyang gawin, kailangan pa magpaalam sa akin para kung hindi ako papayag, okay lang naman sa kanya. Pero minsan talaga, may oras talaga na kahit di ako pumayag, mag-iiyak, pero sabi ko hindi dapat ganun. Pag hindi talaga pwede. Ganun talaga ako sa kanya guys. Ganun talaga yung gusto kong kalakihan niya. Yung mga gusto niyang gawin or mga gusto niya sa buhay niya or mga gusto niya makuha ay hindi lahat yan pwede makuha niya. Kung hindi talaga pwede ay hindi talaga yan. At pag sinabi mo ng hindi, dapat hindi yan. Dapat hindi mo babaguhin ang iyong guys sa mga may anak dyan. Dapat hindi nyo babaguhin yung decision ninyo na kapag naghindi na kayo, huwag nyo nang baguhin yan kahit iyakan pa kayo. Kasi masasanay yan kasi isipin yan pag laki na ganito. Pag ganito na ito kasi mama, pag iniyakan ko siya, pag mamaya-maya, ibibigay naman yan ni mama, makakonsensya naman yan, ganun. Pero dapat guys, titiisin nyo talaga at mag-ano kayo ng timing. Kung talagang nakonsensya kayo, ay mag-ano kayo ng timing. Wag sa oras na yan. Dapat sa ibang oras para hindi niya maisip na ganun yun. Dapat ikaw lang yung magkusa na papayag sa mga gusto niya na gawin or pumayag ka, ganun. Kung saan-saan na naman naabot yung kwento ko guys. Pero yun, sinishare ko lang din para kahit paano pwede rin tularan ng iba dyan. Pero kung para sa inyo, medyo masama yung ginagawa na ganun, na hindi dapat masyadong harsh sa mga anak. Pero pag binebe mo kasi yan, paglaki yan, baka matapang pa yan sa'yo, ganun. Kasi nga, habang ngayon na ma-manage pa natin sila, dapat guys, ay magpa-manage sila or matuto silang sumunod sa atin. Kasi tayo magulang, dapat sila yung susunod, hindi yung tayo yung susunod sa mga anak natin. At yun nga guys, at medyo napahaba-haba na nga yung kwento natin. Dito nga guys, ay uuwi na nga kami guys. At ayun nga, yung anak ko pa ayaw pang umuwi sa umpisa kasi nga ayaw pa, gusto pa magstay pa kami doon kasi yung paborito niya talaga yung Baybay. Pero ayun, wala siyang magawa dahil naglakad na kami pa uwi. Wala siyang magawa at wala siyang choice kundi sumunod sa amin. Kaya yun, nakita niyo naman, sumunod siya sa amin guys. At
At ayaw pa nga magsakay ng ano, ng tricycle yan. Tapos ayun, pinaandar ni Papa niya yung tricycle. Tapos ayun, wala siyang magawa. Sumakay na lang dito sa tricycle. At ayan, nakita nyo naman. Hanggang dito na lang pala yung video na to. At medyo kulang na tayo sa clips. At maraming salamat sa inyong panonood. Sana isuportahan nyo ang aking mga ina-upload na video. At mag-comment din kayo ng mga thoughts ninyo sa baba.